Tarantang anyo ni Lander ang bumulaga sa paningin nila Lane na makapasok na sa kanyang opisina. Oh, bakit napadpad ka rito? Tanong pa rin niya, bagaman may ideya siya. Nagtatrabaho ito bilang isa sa may pinakamataas sa posisyon sa isang sikat na law firm sa Maynila. Pinili nito ang manilbihan sa ibang firm dahil sa sariling kagustuhan, bagaman at gumaganap ito bilang company lawyer. Lumayas si Karina sa villa. Nagit kasi siya. Oh God, tila hindi yata isang simpleng pakikipagkita lang ang ginawa nito kay Sandro. Paano ka nakasigurado? Napaungol si Lander. Jamla Lane, wala siyang itinira ni isang damit sa villa. Anong rason niya? Napahila mo sa mukha si Lander. Natuklasan niya ang pinagawa kong investigasyon. Investigasyon? Napahinga na marahas si Lander. Ang plano ko, sabihin sa pamilya ang lahat kapag natapos ang investigasyon. But Karina, already found out. Pwede ba? Diretsahin mo na ako, kuya. Hindi tunay na anak ni daddy si Karina. Pabuntong hiningang ang wika ng binata. Napaawang ang mga labi niya sa gulat. Nagbibiro ka ba? Alam mong kuminsido na si daddy na anak niya si Karina. Iyon din ang akala ko noong una. Dahil pagtagnitagnin ni daddy ang pangyayari. At hindi nito ikinaila na may nangyari sa kanila ni Divina Robles, ang ina ni Karina. Pero ang totoo, ibang lalaki ang nakabuntis sa ina ni Karina. Ipinaliwanag pa ng binata sa kanya ang lahat-lahat. Maaaring nag-iisip na masama si Karina sa pinagawa kong investigasyon. But God knows, hindi yun ang intensyon ko. Tinapik niya sa bilikat ang kapatid. Alam ko, kuya, nakikisimpat siyang sabi nito. Kaya ako nagpunta dito ay para magpatulong sa inyo ni Brandt na hanapin si Karina. Siya naman ang napabuntong hininga. Saglit siya nag-atubili. Sa gustong sabihin sa kapatid, lalo na't damay din si Sandro sa problema nito na masasabing problema pa rin sa puso. Ang totoo, kuya, ay nagpunta siya rito sa main office ng Arcil. Talaga? Pinuntahan ka ba niya? Wari na buhay ng loob si Lander. Umiling siya. Ibang tao ang sinadya niya rito. Lumalim ang gatlasan noon ni Lander. Sino? Si Engineer Sandro Jimenez. Ano? Napalakas ang boses nito. Bakit siya? Hindi nito itunuloy ang sasabihin. Biglang nangalit ang bagang nito. Damn that bastard! Sabi na nga ba, at hindi ko mapapagkatiwala ng hitsurang lalaking iyon. I knew it. Interesado siya kay Karina. Nasabi mo ba ang bagay na iyon na nagkaroon ng lakas ng loob si Sandro na isa'yo ang fiancé mo? Nahihiya lang ako sa mga bisita, pero gusto kong suntukin ang lalaking iyon. Ang lakas ng loob niyang isa'yo si Karina sa harap ko. Hindi kaya masyadong maaga para mag-isip tayo ng masama, kuya. Parang naisang mapahiya sa sarili nang magpaalaala sa kapatid. Eh hindi nga ba't siya ang una nag-isip ng masama sa pagsama ni Karina kay Sandro? Hindi kaya may koneksyon ang pagsama ni Karina kay Sandro sa paghahanap niya sa tunay niyang ama? Isa iyon sa biglang umalisang sagot sa kanyang isip. Posible. Pero wala akong maisip na malalim na dahilan. Ang koneksyon pumapasok lang sa isip ko ay dahil sa pagmamahal ni Sandro kay Karina. Gustong tulungan ng hype na lalaking iyon si Karina upang gumanda ang imahe niya sa mahal ko. Posible. Malaking prueba na nagmamahalan ng dalawa ang litrato ni Karina na nasa pag-iingat ni Sandro. Pagyak na umiti si Sandro. Hindi ka ba natatakot na pag-isipan tayo nila na masama? Tanong niya sa dalagang katabi. Naroon sila sa eroplano ng domestic lang ang flight. Kanina, sinabihan niya ito na tumawag muna sa villa pang hindi mag-alala ang sinamang miyembro ng pamilya Arcega, lalo na si Lander. Ngunit sa pagkabigla niya ay sinadito na hindi alam ang sinamang miyembro ng pamilya ang pag-alis nito. Pinilit niyang hingian ito ng explanation
pero nanatiling pinid ang bibig nito. Nakasalamin pa siya ng kirot ng ungkatin niya rito si Lander. Bakit tayo matatakot? Wala naman tayong ginagawang masama. Ewan, pero siya nag-aalaala sa iisipin ng mga Arcega, particular sa iisipin sa kanya nila Lane. Napabuntungin na siya. Ah, bahala na. Pagbalik ko sa Maynila, wika niya sa isip. Ginagap ni Sandro ang kanyang palad na makarating sila sa dalawang palapag ng bahay na napipintahan ng puti at murang asul. Unti-unti nang nababalot ng kaba ang kanyang puso. Relax ka, Rina. Ngayon makakasigurado ka na na totoong lukso ng dugo ang mararamdaman mo sa kanya. Kimingiti ang ginanti niya sa binata. Kapag kuwan ay pumasok sila sa gate na binuksan din ng binata. Sinong kasama niya rito? Dalawang mag-asawa na walang anak ang pinatira ko rito sa bahay upang personal na alagaan si tatay. Agad na nabuo ang plano niya sa isip. Siya mag-aalaga sa lumpong ama. Pagka-doorbell ni Sandro ay agad may rumispande sa loob. Isang babae na sa 50 ang edad ang nagbukas ng pinto. Lumarawan sa mukha nito ang pagkagulat na bumulaga sila sa paningin nito. Magandang hapon po, Aling Miring. Aba, Sandro, bakit narito ka? Nangiti ang kasama niyang binata. Hindi ba ninyo gusto makita ako rito sa bahay? Hindi naman sa ganoon. Nagtataka lang ako kung bakit hindi ka malang nagpasabi na darating ka. Biglaan po kasi. Teka, napabaling ang paningin nito sa dalaga. Awang ang mga labi nito na napaantanda sa krus. Diyos ko, siya na ba? Siya po si Karina. Karina, si Aling Miring. E kinagagala ko po kayo makilala Aling Miring, ani Karina, sa matandang babae na tila natuka ng ahas sa kanyang harapan. May ideya siya kung bakit. Ikaw ba? Mabuti po, papasukin muna ninyo kami. Ay oo nga pala. Masyado nyo kasi akong ginulat, ani Aling Miring na napailing. Kapag kuwan, ay inulawang nito ang pagkakabukas ng pinto. Inakay siya ng binata, papasok sa loob. Naninibago na iginala ni Karina ang paningin kung ang pagbabasihan niya ay ang laki at kaayusan ng bahay at ang mahaling kasangkapan na naroon. Hindi niya papaniwalaan ang ikinwento sa kanya ni Sandro na naghihirap na ang kanyang ama. Halos kalahati na ng buhay ng kanyang ama ang nalaman niya habang nasa biyahe sila ni Sandro. Tila nabasa ng binata ang laman ng kanyang isipan. Lahat ang nakikita mo rito ay dati pang laman ng bahay ni Itay nung naninirahan pa siya sa Maynila. Ilang beses siya nag-attempt na ipagbili ang mga iyan upang matususan ang aking pag-aaral sa kolehiyo. Pero nagbatikas ako sa desisyon na panatilihin iyan sa bahay. Malaki rin pala ang sinakripisyo mo para sa kanya. Kulang pa iyon kumpara sa pagupkop niya sa akin. Mabait ang iyong ama, Karina. Kaya hinihiling ko sa iyo na huwag ka magtanim sa kanya ng sama ng loob. Sama ng loob. Ang lahat ang iyon inabura. Kahit papaano ay hindi niya masisisi ang ama na hindi paniwalaan ang kanyang ina noong panahong nagbubuntis pa ang huli. Tuloy namang masakit sa panig ng ama na nagmamahal ka ng isang babae na hindi naman masuklian. Ang mas masakit, matuklasan na umibig ang babae sa ibang lalaki. Burado na yun sa isipan ko at sa puso ko. Ang importante sa akin ngayon ay ang makapiling ang tunay kong ama. Salamat naman kung ganoon. Naputol ang kadalang usapan nang bumalik sa Aling Miring na may dalang merienda at maiinom. O hala, magmerienda muna kayo habang niyahanda namin ni Munrad ang hapunan. Nasaan nga pala si Itay? Hayo na sa kwarto niya. Nagana lang nga kami ni Munrad. Dalang ilang araw na namin siya hindi na mapalabas roon. Lagi siyang tabilmis sa pagkain. Siguro, naiisip na naman niya ang kanyang anak. Napatayin si Sandro sa dalaga. Si Karina naman ay nabalot ang antisipasyon ng puso. Tamang-tama ang pagdating natin, Karina. Tiyak na mabuti ang kanyang kalusugan sa pagdating mo.
Mabuti pa, puntahan na ninyo ang inyong ama sa kwarto. Tiyak na matutuwa siya sa pagdating mo, Sandro, lalo na't kasama mo pa si Karina. Hindi man lang napansin ang matandang lalaki na nakaupo sa silyang digulong at nakapanungan sa bukas sa bintana ang pagpasok nila sa loob. Si Sandro ang tumawag sa matandang lalaki. Otomatiko, ipinihit ito ang ulo. Nang tumambad sa paningin nito ang ampon ay tuloy ang ipinihit ito ang silyang digulong sa harapan nila. Sandro, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't may trabaho ka? Nasaan yun ito ang pagtaka kasama ang katuwaan? Nakangiting lumapit ang binata sa gawin ng ama. Naiwan ang dalagang animo, tinuka ng ahas. Hindi niya maiwasan ang maging emosyonal. Ramdam na ramdam niya ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Ramdam niya ang tinatawag na lukso ng dugo. Paano naman kasi, walang duda na nakuha niya ang physical features ng matandang lalaki. Wala na siyang pagdududa. Ito ang kanyang ama. Hindi nga lang agad siya makalapit dahil kausap ito ni Sandro. May sorpresa ako sa iyo, itay. Wika ng binata pagkaraan. Ano? Sa halip na sagutin, ang matandang lalaki ay tumingin ito sa bukana ng pinto. Nagkasalubong ang mga paningin nila. Umawang ang mga labi ng matandang lalaki. Ang dalaga naman ay nangislap sa luha ang mga mata. Lumapit ka dito, Karina. Ani Sandro. Sa una ay nangimi siyang lumapit. Ngunit, nang ianas sa matandang lalaki, ang salitang anak ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na lumapit dito. Itay, gusto kong makilala ninyo si Karina, ang hinahanap ninyong anak. Ilang minuto silang nagkatitigan. Anak, namamaos sa tinig ng ama. Itay? Ayun lang at napayakap siya sa ama. Hindi niya maiwasan ang tuluyang mapahugulhol sa balikat ito. Kaya tagal ko po kayong hinanap, humihikbing sabi nito. Patawarin mo ang anak. Hindi ko pinaniniwalaan ang iyong ina. Dapat sana matagal na kitang niyayakap ng ganito. Wala po kayong dapat ihingi ng tawad sa patapos sa akin na hinanap ninyo ako. Oh, salamat anak. Sa likuran ng mga ito ay hindi rin maiwasan na maging emotional ni Sandro nang silap din ang mga mata nito sa luha. Anong plano mo, kuya? Nananantiyang tanong nila Lane sa kapatid na sumisimsim ng alak sa minibar. Plano? Para saan? Napabugas siya ng hangin. Batid niya na naiintindihan nito ang gusto na ipaunawa dito. Nagtatanga-tangahan lang ito. Pilit itong tinatago ang sarili sa peking emosyon. I mean, wala ka bang plano na hanapin si Karina? Direkta niyang tanong. For God's sake, Lalaine, may mahalaga ba na hanapin ko siya? Ikaw na rin ang nagsabi sa akin na 2 araw lang di pumapasok si Sandro sa opisina. 2 araw na rin, hindi nagpapakita si Karina. Anong gusto mong isipin ko? Hindi nito naitago ang pait sa tinig. Ang kirot ang lumati sa mukha nito. Hindi lang siya nagpahalata sa kapatid, subalit tila higit pa ang kirot. Sa puso niyang nararamdaman, hindi para niya matanggap na ginamit lang siya ni Sandro upang mapalapit kay Karina. Okay lang sa kanya kung pride lang ang sinaktan ng binata. Ang kaso, pati puso niya ay dinurog nito. Hindi ba dapat ay nagpapa-imbestiga tayo? Unfair naman kung husgahan agad natin siya nang walang konkretong pruweba. Gusto niyang kagalitan ang sarili. Bakit ating pinagpagtanggol ang lalaking nang gamit sa kanya? Napamanta sa kanya si Lander sa hindi niya malamang dahilan. Oh, bakit mako tinitingnan ng ganyan? In love ka ba sa hype na lalaking iyon? Nanggilala siya. Ako? In love kay Sandro? Paano mo naisip ang kalokohang iyan? Bagay na nagsalubong ang mga kilay nito. Pagkuhan ibahaw na tumawa. Funny, pero tayong umiibig sa mga tao mapanlinlang. Pinamulahan siya ng mukha. Tila kumbinsido ito na umiibig siya kay Sandro. Masyado ba siyang obvious
sa kanyang nararamdaman. Ang pagiging transparent pa niya sa kanyang damdamin ang dahilan. Kaya siya sinamantala ni Sandro. Ano mo tinarakan siya ng punyal sa dibdib? Ma'am Lalaine, sigurado ba kayo na ayaw ninyo akong pag-overtimein? Tanong sa kanya ni Jenny. Pasadto alas 5 na ng hapon, pero nanatili pa rin siyang nakaupo sa mesa at abala pa rin sa trabaho. Hindi na kailangan ni Jenny. Gusto ko lang talaga na mag-overtime. Ang pagkapagod niya sa trabaho at tangan niya nakikitang bagay o pagsaglit siya makawala sa alaala ni Sandro. Sa ganoon, basta na lamang niya ipipikit ang mga mata kapag umuwi siya sa bahay. Mawawala ng pagkakataon na mag-isip siya. Napakibit balikat ang kanyang sekretarya at kapag kuwan ay lumabas na ng opisina. Hindi naman siya nabigo sa gustong mangyari. Natuon ang kanyang atensyon sa pag-analisa ng gross sales sa mga produktong ginawa nila noong nakaraang linggo. Engrossed siya sa ginagawa at hindi niya namalayan na nilalaman na pala siya ng antok. Nabablurred na ang kanyang tingin sa papeles sa binabasa. Hindi na rin namalayan ng dalaga ang pagbukas ng pinto sa pagkatapos na dala siya sa likuran ng kanyang swivel chair at tuluyang nakatulog. Nagulat ang lalaki na makapasok sa opisina at bumulaga sa paningin nito ang dalagang natutulog. Hinaplos ang puso nito ng awa para sa dalaga na tila hindi komportable na kasandig sa swivel chair nito. Marahan ang galaw na lumapit ito sa mesa. Mula roon ay matamang pinagmasdan ang kagandahan ng dalaga. Napalunok ito na mapasentro ang kanyang tingin sa mapupulang labi ng dalagang bahagyang nakaawang. Tila nangangako ng sanlaksang kasiyahan kapag inilapat ito ang kanyang mga labi roon. Ang lakas ng kaway ng tukso. Tila wala sa katinuan ng lalaki na lumapit pa sa dalaga. Idinampi ang isang daliri sa bahaging iyon ng dalaga. Aktong nadampi niya ang mga labi roon na maramdaman nito ang pagbiling nila Lane. Iyon ang nagpabalik sa katinuan ng lalaki. Nagdesisyon na lamang siya na buhatin ang dalaga at alin sa divan na nasa sulok ng opisina. Kahit pa paano, komportable ito makakatulog sa malambot at malaking upuan. Saka nagpa siya si Sandro, nalisado ng opisina ng dalaga. Iyon ang hinihintay na pagkakataon nila Lane upang magmulat ang mga mata. Litong napatingin siya sa sumarang pinto kung saan lumabas si Sandro. Hindi niya alam na nakatulog kasi siya kanina. Pero ang timanong nagising ang kanyang diwa nang maramdaman niya ang pagdampi sa kanyang katawan ng pamilyar na masculine scent ang lalaki. Hindi na lang niya ipinalam kay Sandro nagising na siya sapagkat gusto niya ang pakiramdam na minsan pang makulong sa bisig at maskulado nitong pangangatawan. Mabuti na lang at hindi ito nakahalata lalo na't ang bilis-bilis ang tibok ng kanyang puso. Usap-usapan ng sumunod na araw ang pagbalik ni Sandro sa opisina. Halos lahat ng empleyado ng kumpanya nila ay may pinag-aaralan pero umiral pa rin ang pagkatsismosa ng bawat isa. At hindi nakalampas sa matatalas sa pandinig nila Lane ang mga usap-usapan. Sinadya niya na hindi pumunta sa opisina ni Sandro upang mag-usisa dito sa mga nangyari. Ipapaubayan na lamang niya sa panganay na kapatid ang pagkumpranta rito. Nadasal na lamang niya na sana walang mangyari hindi ka nais-nais sa pag-ausap ng mga ito. But then, may bahagi ng kanyang dibdib ang umaasam na sana ipuntahan siya ni Sandro sa kanyang opisina upang ipaliwanag nito ang side niya. Pero bigo siya. Uwian na at naroon siya sa kanyang parking space ng gusali kung saan naroon ang kanyang kotse. Nang gulatin siya ni Sandro na biglang sumulpot mula sa kanyang likuran. Maaari ba tayo mag-usap? Tungkol saan? Nagmamaang-maangan niyang tanong. Pero hindi pa rin maiwasan ang pag-alsa ng kalamigan sa tinig. Bumuntong mahininga ito ng marahas. Alam mo ang tinutukoy ko, pangilit ang sabi. Ang pagsama ko kay Karina. Hindi na niya na ikubli ang galit sa inyo. Lalo na ito ang nagpasimula ng bukas ng paksa. Wala na tayong dapat pag-usapan.
Baka kung ano ang masabi ko sa tulad mong mga agaw sa pag-aari na ng iba. Nailing si Sandro. See, marapat lang na dapat tayo mag-usap dahil agad mo akong hinusgahan. Anong gusto mong isipin ko? Dapat iimbagang na ang binata. Walang imik na hinawakan siya sa kanyang kamay at hinila patungo sa altis ito. Ano ba? Pinilit ang baklasin ang kanyang kamay pero maigting ang pagkakahawak nito sa kanya. Naisakay siya nito sa front seat nang walang kahirap-hirap. Saan mo ba ako dadalhin? Sa lugar kung saan tayo makakapag-usap ng maayos. Iyong malayo sa mga chismosang empleyado ng Arsil. Hindi mo sila dapat sabihin chismosa dahil may sapat silang basihan. Hindi ito umimik bagkos ay dinaan ang galit sa pag-start ng sasakyan. Ilang beses itong kinibulsyon ang makina kapag kuwan ay pinatakbo. Banayad na ang pagkapatakbo nito sa kahabaan ng Ayala Avenue na magsalita ang lalaki. Maaari ko bang malaman kung anong pumasok sa isip mo na matuklasan mong kasama ko si Karina at 2 araw ko hindi nagpakita sa opisina? Ano bang gusto mong isipin ko? 2 araw kayo nagkwentuhan? Masyadong naaaliw. Dahilan para hindi makauwi. Sarkastiko niyang sabi. Muli ay hindi ito nagkomento sa kanyang sinabi. Dalihim niyang ikinainis. Ito na nito ang konsentrasyon sa pagmamaneho hanggang sa humantong sila sa isang sikat na seafood restaurant. Iginiyan sila ng isang uniformadong waiter sa pandalawahang mesa at agad na binigyan ng menu book. Tumitig lang siya roon. Napapuntong hiningan si Sandro at tila alam ang kanyang nasa isip. Wala kasi siyang ganang kumain. Ang tayong gusto niya ay agad sinitong paliwanagan. Nagulat na lamang siya na marinig ang ilang pagkain in order nito. Sweet and sour lapu-lapu, pan-fried shrimp, fish fillet, at steamed fish belly. Nagtaka pa siya sapagkat iyon ang mga paborito niya. Mga pagkaing malimit niyang ipaluto sa kanilang kusinera. Bigla tuloy siyang natakam. Kumain ka ng marami. Masyado ka lang nangangayayat. Ani Sandro na maiwan sila ng waiter. Sumilit ang kilig sa kanyang puso sa pag-alala nito sa kanya. Pero panandalian ng iyon sapagkat walang imentra sa kanyang isip ang ginawa nitong pagsama kay Karina. Pinili niya na hindi magkomento. Batid niya na peke ang pag-alala nito sa kanya. Lalaine, gusto kong buksan ang isip at puso mo sa sasabihin ko sa iyo. Ano ito pagkaraan? Bakit ko gagawin iyon? Hindi ganun kadaling patawarin ang ginawa mo na nalam mo sa kahihiyan ng pamilya namin at sinaktan mo ang kapatid ko at ang puso ko. Hinagpis niya sa isip. Buksan mo ang isip at puso mo dahil walang mali siya ang pagsama ko kay Karina. Pilit na pagpapaunawa sa kanya ng binata. Naawa lang naman ako kay Karina dahil sinag ko sa kanyang mga mata ang pagnanais na masilayan niya ang kanyang tunay na ama. Napaawang ang kanyang mga labi. Saka sumagi sa isip niya ang pinag-usapan nila ng kapatid. Anong ibig mo sabihin? Ampon a... Naputol lang sasabihin ni Sandro nang idulot sa kanila ng waiter ang kanilang order. Now, ituloy mo. Impatient niyang utos. Mas mabuti na kumain muna tayo. Kalmadong wika ni Sandro. Dami, Sandro. Paano ko makakakain? Gayong binitin mo ako. Pinaglalaruan ba siya nito? Naaali ba itong pagmasdan ang iritasyon na nakalarawan sa kanyang mukha? Wala akong dapat ikagilty sa akusasyon ng mga tao o ng pamilya mo sa pagsama ko kay Karina. Better na sabihin ko sa iyo pagkatapos natin kumain. Kung hindi ka kakain, mas mabuting ikaw na lang ang tumaklas ng katotohanan. Tinatakot mo ba ako? Ano yung napaangat ang isang kilay? Hindi ba ikaw ang dapat matakot? Dahil sa ginawa mo ay posible kang mawala ng trabaho. Modesty aside, ang kumpanya ninyo ang kumuha sa akin serbisyo. Hindi ba sinabi sa iyo ng iyong kapatid na pinirata lang nila ako sa ibang kumpanya kapalit ang magandang sweldo at benepisyo? Now tell me, may dapat ba akong ikatakot? Natameme siya. Alam niya ang bagay na iyon.
may karapatan naman talaga ito magyabang. Sapagkat konkreto ang mga pruweba na malaki na itulong ito sa kanilang kumpanya. Now, kumain ka muna. Kung gusto mong sabihin ko sa iyo ang lahat, napahugot siya ng marahas sa hininga. Mga paborito niya ang menu na nakahain sa kanyang harapan. Pero hindi siya magkaroon ng gana. Pilit lang siyang kumain upang pagbigyan ng binata. Halos kalahating oras ang kanyang pinaghintay bago siya nagkaroon ng lakas ang loob na malito ko si Sain. Please, I'm begging you, sabihin mo sa akin ang katotohanan. Mahinahon niyang sabi. Dito na po nagtatapos ang ikalimang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.